Muli, isang pinagpalang umaga sa ating lahat, sa aking mga kalapatid dyan, sa aking mga kapatid sa pananampalataya, mga kaibigan, pamilya. Isang magandang umaga at napakalilaw ng kalangitan. No? Pag ganyan yung malinaw kalangitan, parang napakalaking pag-asa na pinapakita ng Diyos sa bawat isa. So, sa umagang ito, gusto ko lang mabigyan ng kasagutan yung dalawang batang panshir o batang kalapatids natin na naghihingi ng advice. Yung una ay tanong niya ganito, personal message siya sa akin, sila sa akin, nang siya from Nabaliche, siya from Pasay. Ang tanong isa ay kung paano daw ba hindi mag-overfly yung kanyang mga young bird na pinapaamo. Pasensya na po at medyo maingay. Dahil sa aming likod bahay ay merong ginagawa. May nagko-construction. So, merong konting distraction sa ingay. Pero hindi natin sila pwedeng pagbawalan. Karapatan nila yun. Yung pangalawa naman, sabi niya kung paano daw iiwasan na hindi magbabad sa bubong yung ating mga kalapate. Ang una na bilang natagal na rin sa pag-iibon, 41 years. Sumasabay pa yung aking mga ibon sa ingay. Pa 41 years sa pag-iibon. Kasi kahit naman ako ay nasa ibang bansa, meron continuous pa rin, no? Na kami ay nag-aalaga ng kalapati. Aking kapatid ang siyang nag-aalaga noon nung ako'y wala sa Pilipinas. No, yung una, paano daw ba maiwasan na mag-overfly yung ating mga young bird na pinapaamo? Ang akin kasi, natutunan ko sa mabang panahon, inahayaan ko muna silang mag-viewing. No, inahayaan ko silang mag-matured sa pag-viewing. Nang para makatanda sila dun sa aking lugar o sa kanilang lugar. No. Ngayon, pag time na pwede na silang paliparin, hindi ko sila pinipwersa o hindi ko sila binubugaw sa bubungan o hinahagis kaagad para sila ilumipad. Kasi noon, kaya kami nawawalan, ginagawa namin noon sa Caloocan. Kaya talian namin ng plastic o papel. Suko ng pandesal yung kanilang puwet, yung buntot, para meron silang hatak-hatak na kanilang magiging nakakailangan para sila na lumipad pero nauuwi sa nag-overfly. Hayaan natin sila mag-stay sa una-una sa viewing. Ayun, kung sila ay atin ang pinakawalan at nag-stay sa bubong, hayaan natin silang magbaba doon, huwag natin pwersahin kung ayaw nilang lumipad. Kasi lilipad din naman yan pagdating doon sa takdang panahon na gusto nilang lumipad. Lilipad yan pag kaya na nila. Kahit hindi mo yan pwersahin. So, ganun lang para maiwasan natin ng mag-overfly ating mga young bird kasi sayang naman. No? From egg o from pinagpares, ng itlog, nagka-inakayo, nagka-sisiyo, no? Tapos pag time na gusto lang natin na paamuhin, mawawala, sayang, ano, na malaking panghihinayang. Minsan nun, hindi ako nakakatulog pag mawawalan ako ng kalapate. No? Pangalawa naman, paano daw ba maiiwasan na hindi magbabad yung mga ibon sa bubungan? Ang gawa ko kasi, base na rin dun sa aking na-experience, no? At ginagawa rin ng ibang natin mga panchir. Ako hindi ko pinagkasabay ang hen at cock na pinapakawalan. Sa umaga, pagka nagkaroon ng konti, napakain natin sila ng konti para lang may laman yung kanilang butche. Una ko pinapakawalan sa umaga yung mga hen. Kasi yung mga hen matagal yan pumasok kumpara sa ating mga cock. No? So inayaan ko sila kasama ng ating mga young bird na pinapaamo. So, hindi naman ganong tatagal niya. Matagal na yung isang oras, dalawang oras yan sa mga yan. Ngayon, sa hapon, mga 2 p.m., pag ganyan kating kadang init,
Doon ko pinapakawalan yung mga kak. Yung angka kasi madaling papasukin yan. Pituhan mo lang yan. Lalo't may mga pares yan. Pagtapos niyan rumunda, papasok na yan. Kasi ano yan sila. Territorial yung mga angkak na yan. Gusto nila, walang ibang pwesto dun sa pwesto nila. No, makikipag-awa yan. Para lang di maagaw yung kanilang pwesto. Yun ang aking ginagawa. So sana sa maikling advice na ito ay kapagbigay tayo ng konting aral dun sa ating dalawang mga batang pansir, no? Sa susunod kong vlog ay tatapik ko naman yung about dun sa mga Homer, ano? Mga Homer line na yan. Kasi nung time namin ng mga bata kami, yan ang sikat na sikat. Mga Homer na yan. Pag hindi Homer ang ibon mo, parang wala. Na mahinang nila lang ka. Sabi nga ni Ex Machina. So, bibigyan natin ng konting update. Kasi konting kaalaman na rin o karagdagan base dun sa aking experience. Kasi merong nag-comment noon na nabasa ko dun sa isang group ng Kalapatid group. Kalapatid sa no. Sabi niya ang Homer daw ay hindi pwedeng pang long distance. No? Hindi daw pwede. Parang pinapalabas niya ang Homer ay hindi pwedeng pang karera. No? Sabi kasi lumaki kami sa Kalookan sa pagka sa Kalapati ng street fight, street race. No? Kaya magbibigay din ako ng konting advice patungkol sa mga Homer line na ito. Mga Kalapati natin ito. No? At sa umagang ito, sana nabigyan ko kayo ng konting information. No? Napagbigay ako ng konting information, kaalaman sa ating mga newbie. No? Mga bagong o bumabalik ulit sa pag-iibon. At sa umagang ito, sabi ko nga siya, every time na mag-vlog ako, ay bibigay tayo ng mga verse Bible, ano? No? Para hindi lang yun yung kaalaman natin sa pagkakalapate ang madagdagan, kundi ang kaalaman din natin patungkol sa Diyos na ang ating basihan ay Biblia. No? Kung ang mga Muslim, ang Quran ang kanilang basihan ng pananampalataya, dapat being Christian, sabi ng Christian, dapat ang base ng ating pananampalataya ay nakasulat sa Biblia. No, kasi according nga dun sa napag-aralan ko noon sa evangelism sa Jeddah, no, sa aking JLGM family, sabi dun sa ang Diyos ay para lang kailangan lang natin pag tayo ay inib o nandun sa panganib o hindi natin alam natin gagawin, no? Kailangan lang natin ng Diyos. Ang gabay niya pag tayo ay babiyahe, no? Matutulong. Pero after nun, wala na yung Diyos sa atin. No? Para lang isang lumang pinaglumaang damit, pinaglumaang sinelas, na once na pag wala na tayong nasuot, doon lang natin sila kukunin para isuot. No? Ganon ang, hindi naman lahat, ano? Ganon ang pananaw ko sa maraming tao. Especially yung sinasabing Kristiyano, ano? Yun ang kailangan lang natin ng Diyos pagka tayo ay nahihirapan. Pero pag smooth sailing natin buhay, parang nasa isang tabi lang ang Diyos. Parang gamit. No, kaya ang verses na ito ay kukunin ko sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. No? Sabi doon, trust in the Lord with all your heart, lean not your own understanding, in all your ways acknowledge Him. No? Sabi ng book of Proverbs. Yung trust, yan ang importante, ano, kahit sa ating mga kaibigan, pamilya, no?
itong trust na ito napaka-importante sa tao nito, kasi pag nawala ito, parang sa ating kaibigan, pag nawalan tayo ng trust, wala na, hindi natin may babalik yung mga bagay natin pinagsamahan na maganda, wala na tayong tiwala, no? Importante yan, no? Sa Diyos ganito, once na nagtiwala ka sa Diyos, panghawakan mo, no? Kaya nga sabi, trust in the Lord with all our heart, no? Lean not our own understanding, no? All our ways acknowledge Him, no? Acknowledge natin ng Diyos, no? And He shall direct our path, no? Kasi pag hindi natin ina-acknowledge ang Diyos sa ating buhay, ang buhay natin ay parang isang sigsak na karsada. Sabi nga ng Biblia, para tayo yung katulad ng alon sa dagat na kung saan lang hampasin at tulak ng hangin, doon lang paparoon. No? Pero iba ang Diyos. Once na nagtiwala tayo sa Diyos, asahan natin na gagawa siya ng himala o bagay na ikaayos ng ating buhay. Didiretsuhin niya yung ating buhay, kung ano man ang ating mga bagay na hindi nagawa, kung ano gawang mali sa harapan ng Panginoon. Siya ang bahalang mag-straight niyan, siya ang bahalang mag-diretso niyan, pagkatiwala lang natin sa kanya lahat, no? Yung full trust, iba kasi yung trust ng tao sa tao, iba ang trust ng tao sa Diyos. Once na pinagkatiwalaan mo ang Diyos, panghawakan mo, huwag kang mainit. Kasi nga sabi nga, pag tayo ay humingi sa Panginoon sa ating mga panalangin, ang iba pag hindi nila nakita o hindi nila naranasan yung panalangin, nawawala ng tiwala sa Diyos. Pero sinasabi ng Biblia, hindi ka bibigyan ng Diyos ng mga bagay na ipapahamak mo. Kung hihingi ka ng isang bagay pero ito yung kapapahamak, hindi yan ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya dapat nating isipin ang bagay na yan bago tayo humingi, no? Sabi nga, huwag mong hingiin yung darating pa. Hingiin mo lang kung ano yung kailangan mo ngayon, no? Kasi kalabisan yun, kung hihingin mo yung mga darating pa, okay, hinihingi natin sa Diyos yan. Pero hayaan natin ang Diyos ang gumawa sa atin, no? Huwag tayong mainit. Yung ating full trust, no? Yung ating faith, no? Kung kakilala ka na kay Kristo, no? At napag-aralan mo na tungkol sa pag-ibig ng ni Kristo ng Diyos sa ating buhay, give our full trust to Him. At siyang mag-aayos ng lahat ng bagay na yan. Huwag nating panghinawaan o huwag tayong magsawa, no? Sa pagtitiwala ng ating sa Diyos. Kasi ang lahat ng bagay na ito sa Kanya nagmula. At hindi naman tayo bibigyan ng Diyos ng bagay na ating masisira. Sana yan ang ating panghawakan. Kaya yan ang iniiwan ko sa inyo sa umagang ito. Sana meron akong naibigay sa inyo na pagkain ng ating spirito. Ang sabi nga ng Biblia, na ikabubuti at paghahawakan natin sa pang-araw-araw nating buhay. Tawag tayo. Tawag tayo sa Diyos, lalo nga sa panahon ngayon na nakaranas tayo ng mga dilubyo, palamidan, epidemya sa atin. Pagkatiwala natin sa Diyos yan, huwag tayong mag-worry. No? Sabi nga niyan, dito niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. So, yan ang ating panghawakan. Kaya sana nakatulong sa inyo ang binigay kong maiksing versikulo ng mula sa Biblia sa umagang ito. At muli, magandang umaga. Pagpalain tayo ng Diyos. Lumakad tayo sa katuwiran ng Diyos. Salamat po sa inyo. And good day. God bless.